My helper, Christy Radok, attempted to poison all of my rescue cats using muriatic acid. Nilagay niya ang muriatic acid sa mga tubig ng mga cats ko. Umasok sa dito, umupo sa dito sa upuan na to. Nag-lean siya sa kanyang right, pasimpleng binuhos. Makikita mo yung mug. Pumunta naman siya dun sa other cage. She leaned, tapos binuhos niya yung nandun sa loob ng mug. Pagkalagay niya dun sa cage ni Snowball, she again pretended na kunyari iniinom niya yung tsaa. Okay, gusto mo malinis ang iyong pangalan? Opo, sir. Ano pong ginawa niyo sa mga pusa? Tinry ko po siyang lagyan ng muriatic, sir. Po, sasama ng loob ko. Hindi pa rin po tama na ibuntong niyo yung galit sa mga pusa na wala namang kinalaman sa away niyo ng inyong amo. Lalo't pat itong mga pusa, walang kalaban-laban ito. Sumakit po yung dibdib ko kanina nung pinapanood ko. Pinasok niyo po yung cage. Ma'am Gretchen, tapos puso ko pong nangihina. Sorry sa inyo. Nagsisisi na po ako. Good afternoon po, Ma'am Gretchen. Hi. Hi, ma'am. Good morning. Nandito good morning sa pala. Paris ngayon eh. Ma'am G, inaamin ko naman po talaga sa'yo, ma'am. Kaya pumunta po ako dito. Nangingi akong tulong kay Serapi kahapon. Para ko po makausap po kayo. Kasi gusto ko po manghingi sa'yo talaga ng sorry. Pinagsisihan ko po yun, ma'am. Nadala lang po kasi ko dun sa emosyon ko eh. Tsaka, maaba naman po ang panahon na kung nagsisilbi sa inyo. Nanghihinayang din ako sa panahon na yun. Dahil kung ano po yung irereklamo ko sa inyo tungkol sa mga pera, binibigay nyo naman po. Kahit po, may mga konting ano, doon tapos sasabihin na naman niya yung mga pagkukulang ko. Hindi po, ma'am. Sa akin po yun. A total lie. Kahit mo, yung marami din po akong mali sa inyo, ma'am. Eh. Pinagbibigyan nyo pa rin ako. Pero, ma'am, sorry po talaga. Tsaka sa buong pamilya mo. Kay ma'am, kay Ate Maricel po, na nakasagot-sagot po ako sa kanya sa conversation sa messenger po. Dahil lang po dun sa nasabi din niya sa akin. Pinagtanggol ko lang naman po yung sarili ko doon na hindi talaga ako kumuha noon. Yeah, we never accused Christy of stealing anything. My mom messaged her na baka naiuwi niya yung bag ko. Kasi madami, lumipat kami ng bahay eh. Mm-hmm. Madami akong mga binigay na gamit sa kanya. Actually, yung blouse na suot mo, di ba, Zara ko yan. Damit ko yan. Pinaglumaan ko yan, binigay ko sa'yo. Ay, ito po, yung jacket. Di ba? Sa akin yan, binigay ko yan sa'yo. Opo. So, bahala mo accuse her of anything. Okay? Sinabi lang ng nanay ko, ibalik mo, baka nadala mo sa mga binigay ng mga gamit ko. Opo. So, ayun lang. Kaya ma'am, na mali talaga ako. Sorry po talaga, ma'am. Ano po dapat kong gawin sa inyo na mapatawad niyo po ako? Kasi, ma'am, hindi kita mapapatawad. Hindi kita mapapatawad. Christy, nung Friday ginawa mo yun, tinanong kita harap-harapan kahit meron ng CCTV video. Nagsinungaling ka pa rin sa akin, umiyak ka. Sabi mo, hindi ikaw, alam mo yan yung itim dun sa bowl, habang umiiyak ka, sabi mo, ano lang yan, vitamins lang yan ng pusa, hindi ko magagawa yan. Kinabukasan, pumunta ako dun sa barangay nyo para tingnan baka masang ka na, alam mo yun, na magsusorry ka sa akin. Hindi. Pinalabas mo na masama akong amo. Na, actually, sinabi mo nga, papatulfo mo ako eh, dahil hindi ko binayaran yung pampagamot mo nung nakalmad ka ng pusa, which is a total lie, dahil sinamahan pa kita dun sa Makati. Di ba, yung sinasabi mo pati sa mata mo, di ba ako bumibili ng drops mo sa Mercury Drug? Ilang buwan yun? Mm-hmm. Yung sumakit ang ngipin mo, binigyan kita ng pambunot. Lahat binibigay ko sa'yo. Di ba? Mami, lahat ng grocery list mo, lahat. Huwag mo akong papalabasin na masamang amo dahil ako naniniwala ako sa karapatan ng mga kasambahay. Mm-hmm. At lahat yun binibigay ko sa inyo. Kung mabait ako sa pusa, what more sa tao, di ba? Mm-hmm. At sobra-sobra pa nga. Kumbaga hindi nyo na nga po obligasyon, Ma'am Gretchen, ay binibigay nyo pa rin po. Yes, tama na lang, di ba? Nahuli na kita sa CCTV. Sabi ko, umalis ka, wala na akong tiwala sa'yo kasi nakakatakot yun eh, muriatic acid. Alam mo, inisip ko, yung mga pusa ko, o baka kami, yung pagkain namin nila, sundin, di ba? Mm-hmm. So sabi ko, umalis ka na dito ng bahay. Ayaw mo umalis. Nahanap mo yung 13-month pay mo. Anong ginawa ko? Binigay ko pa yung 13-month pay mo. Nung pagkabigay ko,
di ba, 17 yun. Sabi mo, ma'am, yung dalawang araw na pagkinabaho ko dito, kasi kakasweldo mo lang, di ba, ng 15, binigay ko rin sa'yo. Di ba? Mm-hmm. Kahit na nag-rason ka na, gusto ko lang talaga umalis ka. Ma'am, yung ano po, yung sa mata ko po, hindi mo po nabili yun, ma'am, eh. Kasi wala po yung ano. Ano yung mga reklamo? Napaka-chronic liar mo talaga, Christy. Mm-mm. Alam mo yun? Pinagbibigyan na lang kita kasi iniisip mo, iniisip ko yung mga pamilya mo, na ikaw yung breadwinner. Pero ganyan pa rin, di ba? Ayan, hindi ko nabili. Hindi ko nabili. Kahit nung isang linggo, dalawang beses na ako nag-SM ng grocery. After 4 days, naghahanap ka na naman ng pagkain. Sabi ko, kumain ka ng dilata dyan. Meron mga maling dyan. Dyan muna, dahil nagtatrabaho ako, wala kang panahon mag-grocery. Oh my God, Chrissy. Sa totoo lang, parang ang bakasyonista talaga sa bahay ko. Ang gusto ko lang naman, maalagaan mo yung mga pusa ko. Di ba? Magpainom ka ng gamot. Hindi ka naman naglilinis ng bahay dahil yung mga kadalawang inuutusan mo lang yung dalawang kasambahay mo. Di ba sinabihan kita? Nung sinabihan, oh, linisin mo yan. Ano, ikaw para kang mikropono. O kayong dalawa, linisan niyo yan, di ba? Parang eko, nagiging eko ko pa eh, di ba? Hindi ka kumikilos, sinasabihan mo lang yung dalawang kasambahay na gumawa. Huwag mong papalabasin na masama akong amo. Alam mo, we're exploring another case against you, libel, kasi sinisiraan mo ko. Wala ka namang proof. Nabigla lang po ako kasi noon, mami, nung time na yun. Nung araw na yun na nag-usap tayo, gusto ko sanang mag-ano sa'yo. Kaya kinabukasan, nag-desisyon na ako dito kasi nagsisisi talaga ako nun, ma'am. Ma'am Christy, hindi po kasi nakakatulong. Ito po, I am coming from the perspective na may alaga din pong hayop. Si Ma'am Gretchen may alagang hayop. Meron pong justification yung nararamdaman niya, ma'am. Biruin niyo po kung kayo may kasambahay. Tinangka pong lasunin yung hayop. Ano pa nga naman po kung yung pagkain ko, kada pagkain na ihahain mo sa akin, iisipin ko kung meron ka bang nilagay dyan. Hindi niyo po siya masisisi at hindi niyo po masisisi kung na-traumatize din po yung pamilya niya. Kasi kung magkakasama po kayo sa isang bahay, grabe po ang pagtitiwala nila sa inyo. Lalo na po sa pag-handle sa mga hayop nila, sa mga animals nila. So, huwag niyo na pong banggitin, ma'am, kung ano man po yung siguro sinasabi niyong pagkukulang, and I doubt na meron eh, kasi sinasabi nga ni Ma'am Gretchen kanina, ultimo pagpunta sa Makati, papunta sa ospital, sinasamahan niya kayo, binibigyan niya kayo ng damit na kung ano man po yung maibibigay niya sa inyo in excess of what she's obligated to do. Ibig sabihin, sobra-sobra po sa kung ano po yung required sa kanya. So, mag-focus po kayo doon, ma'am, sa nagawa niyo po talagang kasalanan. Kasi mahirap po kay Ma'am Gretchen din na alam mo yung bigla kang magpatawad. So medyo naiintindihan ko po siya sa regard niya. Nagsisisinihan ko naman talaga yun, ma'am, yung nangyari. Tsaka ayaw po makulong, ma'am. Alam mo naman yun. Alam mo naman yung tungkol sa mga anak ko, ma'am. Ako lang po nagbumubuhay sa kanila. Tsaka natutruma din kasi sila, ma'am, dahil nga na-viral ako sa video. Tumawag yung teacher advisor ng anak ko ka. Nung isang araw na yung anak ko daw nag-iyak-iyak. Tapos sabi ko, ma'am, kayo na lang po magpaliwanag. Nandito pa ako kay Sir Rapid Tool po, nanghiya akong tulong kasi mangingi pa akong sorry sa amo ko. Sabi ko, tsaka ma'am. Alam mo, I feel so sorry for your kids. Nung nandun tayo sa barangay, di ba sinabi ko, parang, Christy, okay ka lang? Okay ka lang dyan sa mga ginawa mo? Dahil ikaw pa yung galit sa akin eh. Ikaw pa yung nagbibintang. Di ba? Ikaw na nga yung lason. Ikaw pa yung galit. Sabi mo, papatulpo mo ko. Sabi ko, okay, sige, punta ka kay Tulfo. Papatulpo mo lang yung sarili mo. Di ba? Yes. Anong ginagawa mo? Without any remorse, wala kang remorse. Mm-hmm. Hindi, wala kang pagsisisi. The past few days, tinawagan mo pa yung tatay ng... Isa kasi namin kasambahay, pamangkin niya. Mm-hmm. Napaalisin na yan dahil, wala, mahirap na dyan magtrabaho dyan sa bahay na yan. Dahil, alam mo yon, parang masama akong amo. Which is not true. I feel sorry for your kids talaga. Nagpapasalamat ako kay Senator Tulfo dahil nag-send siya ng social workers para paanuhan yung mga anak niya. Alam ko yung mga anak ni Christy. Kung nangyari may kailangan yan, babali siya dahil kasali sa pageant yung anak niya. Pinapabali ko. Nag-send ako ng pera. Diba? Walang kaabog-abog kasi kailangan ng mga anak niya. Kunyari, mga day off niya, kahit ine-extend niya ng
4 days ang day off, di ba, in a month, kahit ginagawa niyang anim, wala akong pakailan because she need to spend more time. Kumbaga parang pamilya niya na lang po talaga siya. Sinasabi ko na lang, meron naman akong dalawang helpers dun eh. Diba, meron akong driver, meron akong pool guy, meron akong hardinero. So yung gawa lang talaga nila, parang just to take care of the cats and maglinis ng onti dyan sa bahay. Mm-hmm. So, thank you Senator Rocky for sending the social workers. I think I would like to request sana there will be more sessions for mm-hmm. Chris's kids mm-hmm. as I go through the case, filing of the case. Ma'am, maawa po kayo, ma'am. Ayaw ko po makulong. Paano na po ang dalawa anak ko, ma'am? Paano na po sila mabubuhay? Ang ano kasi, ang alam mo yun, you need to be liable sa action mo. Christy Lason yun. Ano ka ba? Ako nga po, ma'am eh. Nakayaan mong lasunin yung mga pusa ko. Hindi to, saka hindi totoo na nagbago yung isip mo, ha? Dahil nandun pa rin yung lason, yung dalawa lang namin kasambahay, yung nagtanggal doon sa may part ng cage doon sa may garage namin. Pero, as I reviewed the CCTV, lagay ka rin pala doon naman sa inuman, nung nandun sa service kitchen, sa loob ng bahay namin. And nalaman ko lang yun, mga bandang 11 PM na nung umalis ka na. Diba? Ilang oras, like 12 hours, walang tubig yung pusa or baka nainom na nila. Diba? Patay sa pusa yun. Alam mo, I feel sorry na trauma yung mga anak mo, pero kami din na trauma eh. Alam mo ba, dalawang araw akong hindi nakatulog dahil tingnan ko yung bawat CCTV kung saan ka pumunta. Diba? Nagtagal ka dun sa medicine cabinet. Tinapon namin lahat yung nandun sa medicine cabinet kasi baka nilason mo din yun, diba? Mm-mm. Okay. Na makakain namin, tinignan ko kung pumunta ka sa refrigerator namin. Sinabi ko sa dalawang ano, itapon nyo lahat yan, baka merong, hindi natin alam. Kami din traumatized kami. Mm-mm. Yung pinagkatiwalaan namin na kasama sa bahay. Diba? Kaya palang gawin to. So Ma'am Gretchen, I just have a clarification. No? Tama po ang pagkakaintindi namin na after niyang ginawa yung tangka nga pong paglalason, hindi pa po siya agad umalis sa bahay, tama po? Hindi. No, kasi pinag- sabi niya, kasi nagtatrabaho ko nung Friday, nung minessage na lang ako. Sabi niya, ayun nga, inakusahan daw siya. Alam mo yun, sabi ko, mag-usap tayo pag, sabi niya, hintayin niya na lang daw ako. Sabi ko, sinabi niya kasi aalis na lang daw siya. Mm-hmm. Okay? Sabi ko, okay, kung gusto mong umalis, pwede ka namang umalis, okay? Mm-hmm. Saka napansin ko, parang tamad na tamad ka na sa trabaho mo eh, di ba? So ayun, pag uwi ko, actually nagtatrabaho pa ako sa bahay, tinanong ko, iyak siya ng iyak. Mm-hmm. Sinabi ko, aalis ka ba? Tapos ayun, parang, ewan ko kung parang nagbago yung isip ba niya, or sabi niya, hindi na lang, ma'am, di ba magbabakasyon ako ng 2 weeks sa December? Mm-hmm. Parang actually nakalimutan ko na nga yun, na parang okay, sige. Mm-hmm. Okay, sige, pag aalis kami, alam mo naman yun, di ba? Mm-hmm. Opo. Dinner na namin, pumunta sa akin yung dalawa kong maid na sabi niya, ma'am, may nahanap kami na tubig ng itim doon sa may inuman ni Snowball, yung puti kong pusa nandun, naka sa isang cage. Ha? Sabi ko, tingnan niyo ma'am kasi natatakot kami, baka may mangyari. Mm-hmm. So bumaba ako noon, tinignan ko, ano to? Itim na itim talaga. Tapos sabi ng dalawa naming maid na pinalda na namin yung mga tubig na mga pusa dito. Ito, tinago nila sa kanya yon. Kasi alam nila na siya lang yun nandun sa time na yon. And sinek ko din sa CCTV. Na siya lang din yung nandun sa baba. Yung dalawa naming maid nagbabacuum, naglilinis dun sa bahay namin. Siya lang yung buong ahapon na nandun. So, I confronted her. Nung gabing yon, sabi niya, hindi ako yan, no? Lagi ganun naman siya pag nagtatanong, di ko alam. Nabuhos lang yung vitamins ng ano. Tapos bigla na siya nagalit. Mm-hmm. Ipatest niya yan. Alam mo yan, mm-hmm. yung parang defensive na. Mm-hmm. So, sinabi ko, pumunta ako agad. Sinek ko yung CCTV. Mm-hmm. So, alam, mahirap mag-check ng CCTV kung tinatry ng isang taong itago ang something. Mm-hmm. Saka,
ang tagal niya na alam niya yung angulo ng camera ng CCTV namin, di ba? Kasi may monitor kami dun eh. Nakita niyo nga, tinatry niya kunyari. Napansin ko lang, hindi siya nagpakulo ng tubig, di ba? From laundry, parang kape na siya nun. So tinanong ko yung maid, yung inatam ba ng tubig nandun sa laundry natin? Mm-hmm. Di ba? So dun ko na, dun, from there, dun ko nakita na in-attempt na, bumaba na ako, kinonfront ko siya, sabi niya, hindi pa rin, deny. So, paano kita papatawarin sa ganyang ginawa mo, di ba? Kumbaga, may opportunity noon, ang ito pa, dahil dalawang araw nga ako tinignan yung CCTV, doon ka lang, wala kang konsensya, nagte-text ka lang doon, nakaupo ka lang doon sa may garahe, o asa, pasok ka lang, buong araw ka doon sa kwarto nyo. Diba? Hindi kita nakikita lumalabas. Parang normal lang. Diba? Wala man namang remorse or parang sinabi mo, nagsisisi ka na tinanggal mo. Hindi mo tinanggal yung mga muriatic acid dyan sa ano. Yung dalawang kasambahay yung nagpalit ng tubig. Actually, may point si Ma'am Gretchen kasi nagkape ka pa, Ma'am eh. May opportunity ka na sana kung talagang kumbaga nagdalawang isip ka na gawin yun, dapat tinanggal mo yung kung ano man yung nilagay mo doon sa mga pusa. Yung diba? Time na yun, ma'am, tinanggal ko yun. Pero yung hindi ko alam, natanggal na pala nung dalawa yung ano yung tubig. Yung pinalitan kong isang tubig, malinis na pala yun. Mm. Pero syempre, ma'am, hindi mo makita, muriatic clear yun eh. E paano ko ininom hindi ko nga alam. Pusa? Kasi pag hindi ko tinanggal, gusto ko talang patayin yung pusa. Hindi na ako magsasabi kay Ma'am Gretchen. Gusto mo talaga silang patayin, Christy. Muriatic yun. Ilagyan mo nila. Hindi na lang. Papatayin mo talaga sila. Sinabi ko sa kanya na, di ba ma'am, magbakasyon ako sa December. Sa December na lang ako aalis, sabi ko sa kanya. Hindi. Sabi mo, di ba magbakasyon ako sa December? Opo. Wala kang, assume ko nga yun na babalik ka pa rin. Di ba? Parang makalimutan ko na, wala na akong pakialam doon sa bag, di ba? Ito pa yung hindi ko pa alam yung nilaso niya yung yung pusa. Yung parang, okay. Di ba? Kasi mapagbigay niya, masyado nga akong lenient sa kanya eh. Dahil kung nga na kailangan niya ng pera. Na ganun. Pero Christy, kung kailangan mo ng pera, mas malakas ka pa mag-online shopping sa akin, ha? Di ba? Yung sahod mo, napupunta lang sa pag-shopping mo eh. Kahit ano pang sabihin niya, I will go through with this case. Okay. Ayun yung hirap, hindi siniseryoso yung batas natin against animal cruelty. Mm-hmm. Sa mga ganito, kaya nagagawa ng mga tao, mga abusers na yan, dahil hindi sila nakukulong. Mm-hmm. Hindi nila na seryoso, may batas tayo against animal cruelty. Yes. Okay, so I will proceed with this case. Mm-hmm. Okay. Sige po, and that's your right, Ma'am Gretchen, and kagaya nga po ng sinabi ni Sir Rafi, mali po talaga yung ginawa ni Ma'am Christy, regardless kung namatay, may nasaktan dun sa mga pusa. The mere fact na nilagyan nyo po ng muriatic, hindi nyo tinanggal, nagkape pa kayo at nagsinungaling pa po kayo sa amo nyo, that's already wrong. Hindi po tama na ganun yun, kahit anong pang animal yan, kahit pusa, aso, or kung anong paman po, and it caused trauma to the family dahil nasa loob kayo ng pamamahay nila. And Ma'am, siguro, Ma'am Christy, ano na lang po ang huling mensahe nyo kay Ma'am Gretchen? Kasi at this point, if Ma'am Gretchen is really intending to file a case, we have no control over it. Karapatan po niya yon. Ano po ang gusto niyang sabihin na lang sa kanya? Ay, na lang po, sana po. Mapapatawad niya ako. Ayun lang po yung hiling ko. Para na lang po sana sa mga anak ko. Ano yun? Pinapakita mo na, alam mo yun, parang nag-alala nga ako sa'yo eh. Naisip ko yung mga anak mo. Parang baka maisip nila, okay lang mang laso. Alam mo yun, yung parang, ito ba yung ituturo mo sa mga anak mo? Di ba? Mm-hmm. You need to be accountable sa actions mo, Christy. Hindi biro yung ginawa mo. Di ba? Pagkatapos mong ginawa yun, nagsasayaw ka na nga agad sa TikTok eh. Ano ba naman yan? Pagsisisi. So, ganun na lamang po, Ma'am Christy. But with regards doon po sa inyong mga anak,
si Senator Raffy po kumausap na po mismo doon sa MSWDO natin. Magkakaroon po ng assessment doon sa mga bata because kung talaga pong meron pong kumalat po ito at nag-viral at nagkaroon po ng bullying or trauma sa mga bata, kailangan po silang ma-assess ng isang social worker, psychiatrist or psychologist po. Tutulong po kami doon, ma'am. Okay. At Ms. Gretchen, thank you so much po for your time. I know napakaaga po dyan sa kung nasaan kayo, ma'am, and you took the time na kausapin po kami dito sa Wanted sa Radyo. And si Senator din po sends his regards to you. And kami po ay very thankful, ma'am, na kayo po ay humarap dito sa amin ngayon. Siguro, ma'am, ang hingin ko na lang po sa inyo, ano po ang last message niyo, ma'am, kay Ma'am Christy at sa kanya pong pamilya? Again, I feel sorry for your daughters, no? But I need to proceed with this case kasi yung ginawa mo sobrang nakakamatay yun, di ba? Lason yun. Hindi namin alam kung tinangka mo rin kami lasunin, di ba? Hindi lang yung mga pusa ko. Sana pagsisihan mo talaga ng yung totoo sa bukal sa puso mo at huwag mo na itong gagawin, Christy. Di ba? Mm-hmm. Ayun lang. And I will proceed with this case. Kailangan mong matuto. And also, this is just to show na yung mga animal abusers na katulad mo, they belong in jail. Okay? Take the law seriously. Mm-hmm. Okay. Thank you so much po, Ma'am Gretchen. And thank you very much po for taking the time this morning. Maraming salamat po sa oras nyo ngayong hapon. Thank you. Atty. Ma'am Christy, ganito po ang gagawin natin. Kakausapin po namin kayo off-air. Mm-hmm. Kaugnay naman po sa DSWD kasi ngayon po ay kausap na po ng staff natin, yung taga MSWD po sa inyong lugar. Para matulungan silang ma-assess. Po, para may assessment po doon sa mga anak po ninyo, ma'am. Doon sa bullying. Pero ma'am, ito po ha, doon po sa parte na magkakasa po si Ma'am Gretchen, karapatan po niya yon. So harapin niyo na lamang po kung ano po yung ikakaso sa inyo. At tungkol po dun sa mga bata, kagaya ng sinabi ni Shari, tutulong po kami doon para po matulungan yung mga bata kung nabubuli po sila or kung meron pong trauma sa kanila. We have a psychologist ready. Kaya po natin silang ipa-assess at siguro ma-therapy na din yung mga bata. But with regard to the case, kung ipupush po nila yan, wala po tayong magagawa doon. Yan na lamang po. Thank you so much din po, Ma'am Christy. We have an existing law. Meron po tayong anti-animal cruelty law na kung saan lahat po ng, kumbaga lahat ng aksyon na leading to kahit nga abandonment siya rin ng hayop. Yes, kung kayo po ay naging negligent, kung kayo po ay deliberately yung sinasaktan, pinapatay, nilalason, kahit paluin or anything na ganun, whether pusa po yan, kabayo, aso or whatnot, meron po tayong batas at meron din pong kaukulang kaporosahan yun. So, wag po tayong maging harsh to animals, wag po tayong gumawa ng mga ganun sa atin pong mga animals at siguro mahalin, matutong mahalin na lang din. Kung ayaw mo talaga sa kanila, just leave them be. Huwag mo na silang lasunin. Huwag naman ganun. Huwag naman to the extreme na ganun. Yes. Mm. And syempre si Idol Raffy is animal lover. Yes. Din po. Marami siyang alagang pusa. Mm-hmm. Marami siyang alagang aso. Mm-hmm. So kaya medyo uminit din ang ulo ni Sir Raffy kahapon. Nagalit niya siya nung nagalit siya.